SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang... Casimero, sinabing mas malakas kay Tapales at Fulton. Contract sa laban, pinasilip. At Nery, gustong sumali. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Sa post nga po ngayon mga ka-flash ni Luis Pantera Nery sa kanyang official Twitter account ay sinabi nito na siya nga raw ang mandatory challenger na ang pinapatamaan niya dito ay walang iba kundi ang champion sa 122 pounds super bantamweight division na si WBC at WBO na Naoya the Monster Inoue. Ito'y matapos magsalita ang kampo ni Inoue na si Marlon the Nightmare Tapales muna ang gusto nitong makalaban sa buwan ng Disyembre. At after nitong maging undisputed champion ay isusunod nga daw nito si Luis Pantera Nery at General Cuadro Alas Casimero na ang gustong iparating dito ni Nery ay huwag nga daw siyang kalimutan ni Inoue dahil siya ang mandatory challenger para sa WBC na titulo. Dito naman sa report na galing sa bansang Japan ay sinabi dito ng dating super featherweight world champion na hindi nga raw niya nakikita na mas malakas pa itong si Marlon Tapales kay 3 division world champion General Cuadro Alas Casimero na kahit nga raw kay former WBC at WBO Stephen Fulton na para nga daw sa kanya ay mas nakakasabik o mas interesting ang bakbakang General Cuadro Alas Casimero versus Naoya Inoue kesa sa Tapales versus Inoue. Pero dahil sa hawak nga po kasi ni Tapales, ang dalawang titulo na WBA at IBF ay ito muna ang gustong makalaban ni Inoue upang maging ganap ng 2-division undisputed champion. Dagdag pa niya dito na sana nga raw ay wag nang masyadong mag-demand ang kampo ni Tapales upang maikasa na agad ang nasabing bakbakan sa lalong madaling panahon sa kadahilanang wala pa namang pangalan sa boxing itong si Tapales at si Inoue lang naman ang maghahakot ng mga manunood sa bakbakan. Ipinakita na rin nga po mga ka-flash ni Coach Jason Casimero ang muka ng makakalaban ni 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero sa buwan ng Oktubre sa bansang Japan na yan nga ay walang iba kundi ang dating IBF Super Bantamweight Champion na si Yukinori Oguni. Kasama rin sa ipinakita ni Coach Jason ang kontrata ng dalawa na pipirmahan na ni Cuadro Alas Casimero na para sa kampo ni Casimero ay 100% na nga daw itong matutuloy. Para naman sa mga bumabatikos mga ka-flash, bakit nga raw magtataho at magbabalot na naman ang makakalaban ni Casimero o ang ibinigay sa kanya ng kanyang promoter na si Masayoke Eto, ito ay dahil sa nasa mataas ng ratings sa WBO si Casimero na ang kailangan na lang nga daw ditong gawin ni Casimero ay ang manalo sa bawat labang ibibigay sa kanya. Katulad sa ginawa ngayon ni Luis Pantera Nery na kinalaban nang wala sa ranking na si Froilan Saludar dahil kung matalo si Casimero at Nery ay paniguradong mawawala na ang opportunity ng dalawa na makalaban ng The Monster ng Japan na si Naoya The Monster Inoue. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV! SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado, di papahuli pagdating sa bakbakan. Mga pambato na patuloy ang laban, sasaliksikin ang bawat babalita. Talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.